morning mga bata. Tara na kayo, pasok na tayo. At gagawa na tayo. Good morning po. Ang aming pong kooperatiba ay nagsimula po noong 2019. Nasakop o nahagip po kami ng pandemic noon. Dati lang po akong isang butihing may bahay. Hindi ko po alam sa edad kong ito na nabigyan ako ng pagkakataon na ito nga po masali po dito sa samahan na to ng kooperatiba na isa pong oportunidad na nakilala po kami dito. Isa po akong estudyanteng maraming kinakarap na struggles sa buhay, sa family, sa mga subjects. Inintroduce po ako ng instructor ko, advisor ko sa thesis, kila Nanay Presi. Doon po siya nag-start. Ito pong aming soft bone technology, ay isa pong invention po ng aming pong isang professor po dito sa school, dito po sa BPSO Urani, na si Sir Mark Nel Corpus. Siya po ang nag-umpisa nito. At isasara na po natin. Kailangan po siyang nakatapat sa araw. Nung una lang po, nagre-reach out lang po sila sa akin para tulungan po sila sa paperworks kasi nga po nagsisimula pa lang po pandemic, wala pa pong masyadong tao. And yung karamihan po kasi ng miyembro ng co-op is matatanda na po talaga. Kasi yun naman po talaga yung layunin ng co-op po namin, yung matulungan po yung mga parents. Malit lang po ang puhunan namin noon, nagsisimula, wala po kaming kapital. Ayun po, tsaka ang marketing po noon mahirap. Dahil panahon nga po ng pandemic. Dito po sa co-op, nung napasok po ako dito is nagkaroon po kami ng yung buong, kahit hindi naman po palaging nag-cooperate ang co-op yung araw-araw pong pasok. Pero sumasapat naman po yung kinikita po namin. Bale, natulungan ako ng co-op dahil kagaya ngayon, graduate na ako. Since wala pa akong mahanap na trabaho, kahit sa pa 400 lang, malaki na rin po siyang tulong sa amin kasi yung sumunod po sa aking kapatid ko is sobrang mahal po talaga ng mga ginagamit niya dahil hospitality management po ang course niya. Apat na taon, maumaga-apat na taon po naming palakad o pananatili po sa kooperatiba, ay nagkakaroon na po ng linaw kasi nakikilala na po siya. Sa ngayon po, sana po palawakin pa po ang co-op at marami pa pong dito sa co-op pumasok. Kumbaga magkaroon marami pa pong mga kababaihan na kagaya ko pong nanay na maging membro din po ng co-op. Since nag-start na sila nanay na mag-adapt ng mga student, nag-start siya sa amin. Gusto kong may iba pa na matulungan yung co-op. Na hindi lang mga kalipin, hindi lang mga may kapansanan, mga single parent, kundi mga estudyante na gustong makatapos sa pag-aaral nila. Sana mas marami pang miyembro na pumasok dahil katulad ko na estudyante noon na pumasok sa co-op na natulungan niya sa pamamagitan po ng pagtatrabaho. Talagang ganun po yung sa umpisa, mahirap. Pero habang tumatagal, lalo't nagsisikap ka. Nagsisikap, dagdagan mo ng sipag, at nandun yung determinasyon, pagtsatsaga. At wala pong bagay na hindi magtatagumpay.